Ano bang story? Ano bang ano yan? Anong palabas? Dr. Crush. Ano nga kaiyak na kwento. Abyudo, oo, na namatay ang asawa niya sa cancer. Tapos meron siyang dalawang anak na may sakit. Tapos bound siya sa loan sharks. Kasi siya lang mag-isa. Lalaki yan, babae? Lalaki. Ah, oh, abyudo nga eh. Sa oo nga, abyudo nga. Sa araw, tatrabaho siya. Sa gabi, gasoline boy siya. Parang barker or what. O tapos, dumating sa point na iaano siya sa social service, hindi siya qualified kasi may trabaho daw siya. O bakit, ay, ano nga po yung nakakaiyak doon? Nakakaiyak yung bang karanasan mo na ako mismo, yung kakainin ng anak mo bukas, wala kang walang pagkain. Ganun. Pang-matrikula, tapos wala kang kukunan ng pang-matrikula. Kung kahit gaano kalayo, maglalakad ka kasi sayang yung 20 pesos na pamasahin sa tricycle. Oh. Abutin ka ng hating gabi, gagawa ka ng pwede mag-ibenta para lang makatugos sa pangangailangan ng mga bata. Oh. Hindi ka dapat nanonood ng mga ganyang Korean novela, Diyos ko. Grabe. Na kahit alas dos ka umuwi ng hating gabi dahil nagdi-deliver ako ng books, obligado gumising ka ng alas 5 dahil papasok kayo ng maaga. So, kahit may sakit ka, hindi mo alintana yung sakit kasi meron kang iniintinding mga anak na ipagluluto mo. O, dali. O, anong message mo sa mga nanay na nahihirapan? Dali. Dito sa video. Ano? Video yung... Anong message mo sa mga nanay na nahihirapan? Ako, kaya hindi tayo comedy ngayon. Ako ang naging, sa totoo lang, nung panahon na yon, dulang mahubuan si Kristo. Hindi ako bibitiw sa kanya. Yan ang aking punchline. Oh, hanggang sa ngayon, at yun ang naging pamantayan ko. Talagang umiiyak ako sa kanya, natulungan ako, nagdarasal ako, na, pili mo, naglalakad ka sa hating gabi, naglalakad ka sa hating gabi, hindi mo iniintindi yung madilim or what. Kasi nga, para makatipid ka, ang iniintindi mo is mga anak mo. At ang hiningi ko sa kanya is... Tapos yung mga anak mo, hindi mo iniintindi. Tapos ang hiningi ko sa kanya is bigyan ako ng katatagan ng isip, emotional and spiritual strength. Yun ang hiningi ko sa kanya. Emotional and spiritual strength. O, ano nga message mo sa kanila? Sa mga nahihirapan? O, Ana? Ang message ko sa kanila is, ano, be objective. Be objective. Ibig sabihin, yung kahit gaano man kahirap, think positively. Lalo na kung may mga anak ka. Focus on the solution. Oo. Kasi nga, isang kaibigan ko, nung malaman niya yung naging problema ko, ang sabi niya, ang kailangan lang ika-atipin, patience and perseverance. And acceptance, sabi niya gano'n. Totoo, kasi once na natanggap mo na ang isang bagay, madali ka nang bumangon from that. At madali ka nang mag-isip, ng tamang pag-iisip from that. Ang isang natutuhan ko, ang karanasan ang magpapatatag sa'yo. At ang karanasan ang huhubog sa'yo. Ang karanasan, positive man yan o negative man yan, yan ang magpapatatag at bubuo ng iyong pagkatao. Ayan po, si Nanay Pen, iboto nyo Influencer of the Year awardee.